Nga po'y. Kumuko lang na pala anak bibiyan. Gumamangkot ako sa akong mga sarili ko. Kasi inagmana yung iba natin ng mga bata na kanamit sa sulat. So kay Uncle Francisco galit. So, sa klan ng kayo Mami Flor, ang pinaka-characteristic ni Mami Flor ay manang siya sa tanan. Mapagmahal siya sa iyang mga ugod. Langga niya gitiyan, kaayo. Hindi lang tampo ang iba, no? Langga niya ilang buso. Si Uncle Junior. Nag-visalas na moment ng buhay niya ay pinapunta niya si Uncle Junior. So, tapos, na-tulogin sa ilang mga mag-ugod ang pagsa-buligan niya. Maski ang mga na i-share pa na. So siguro James, ang husband ko, ay rin maintindihan niya na ako minsan, amo na lang na, willing pa rin kami mag-share. So, pero napagpapasalamat din ako kay very understanding ang asawa ko. So yes. Lahat ng... So, five kami na mag-ulutod. Ari lang kami dito maduwa, si Milvin. Mag-uot na lang siya. Nagwapo pa siya. Alam niya, understanding na wife, si Nineng. So, since siya taga Iloilo, so alam niya siya na para mag-alapita ulo danay. So, balilima kami ka mag-ulutod. Ang pinaka-magulang ay si Tony. Rin, stop alam na siya sa Batangas. Ulo danay kami. May... Bro, lang. May duwa siya kabata. Si Gaylord, panganay. Tapos ang ikagawa niya si Ace, na nagiging beneficiary dito sa atong silikugami. Inasukot ko, hindi ko magbayad ko, kaya may utang kapatid ko. Sili niya na yung balas na kulo. Tapos si Gaylord, siya ang nagmana sa talent ni Ante Lucia. Nandiy siya magtako. Kay Lincos Constantino, kay Mark Heras, siya na. Kasasalim ako na iyan na person income. Namin lang sila, tapos si Ace, medyo stable naman. Ako na ilang balagay niya. Kanan ka mo, napangayuan yata. Pero di ba rin na ang muti na iyan ang pangbubi. So, hindi ito na bagay na very abundant siya. Pero yun daw yung national sabi, ang muti na ang essence ng isang pamilya. Tapos ang ikagawa namin, si Bilbin, may anak siya, dua kabata. Si Lord Bilbin, medyo kuwa na siya tayo ng Lord. May meningitis siya. Tapos si Wawi, at anak ko din ay bila ako. So, okay naman sila, surviving. At mahalaga, sabi niya ni Nining, ang bait-bait na daw ngayon ni Bilbin. Ay si Chloe na nabalo siya at ang kanyang naging asawa ay may lima kabata. Nung pa-eskwila niya na, pero siya hindi siya nagka-asawa. So, sa awa ng Diyos, matatapos niya, may mga ugla na sila. Pero sa Subong, may balay siya sa Mindoro. At ugdahin kami sa opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hindi na siya makakanto kaya may installation ng Fisher Folk Director kung diin siya din ang in-charge Subong sa Fisher Folk Division namin. Tapos si Grace, yung abnormal namon, mas matanda pa na siya sa akon. Malakas pa at ang nag-take care sa iya ay si Manay Magdal, siguro kilala niyo. So, napakalakas pa ni Manay. Tapos si Grace, hanggang sa akong pagkato ko delay, naging dumauna pa ako yung kay Grace House. Ikapas ko, pag inapalagas pa rin siya ni Grace. So, ala sila sa akong, sa Batangas. And then, of course, ang gusto ako. May lima ako na bata. Ako din ang pinakamadamo bata. So, lima. Tapos ang akong panganay ay 33 years old na siya. Nasa Bureau of Fisheries na siya. Pero assigned siya sa Mindoro. Kagawa ko ay nurse na sa Japan. Na dalaga pa sa Subong. Ngayon, ngayon, karin ko yung ibang
mga napaka-isa na mamasyal kami. Kaya pag nagatigulang na kami, dapat mamasyal na lang kita, no? Tapos yung pangatlo ay si Angelica Villanueva. Dalaga pa rin siya. Nasa RCBC siya, Global City. Tapos yung pang-apat ko ay nasa NGO siya ngayon. Dati siya sa Bifar, pero ayaw niya ako nung sa gobyerno. So siya, medyo magaling siya sa muna. Devcom graduate siya. At tapos yung panglima ko, 8 years ang gap nila. Balik ako na silang apat. Ang pinakaunto ko nag-eskwela pa siya sa UST. So, electrical, electronic engineering. So, I'm happy na kay Leah Katsyaksan ni ang anak ni Aisin na nag-eskwela man yun. Is aga patuldo pala sa isang assignment. So, parang nakita ko yung maski malayo, at least may connection. Communication. So, bago ako magtapos, gusto ko may alam-alam lang ako ng mga insight na share. So, di ang nagsulat si Nick, yung akong bata. Gusto ko man siya i-recognize. Dali ka. Tapos nagpapakig ako sa ila, kaya hindi ako hindi mo ang sakali ko. Samantala yun ang major nila, pero kung silikuin na lang hindrance, hindi ako makakagto, bahala na. Kasi ang banda nila, dapat hindi muna ipe-perfect. As we go on, magiging perfect na tayo. So, hindi din sulat niya for India, para sa mga Leah, meron ka sekretary, ako may alam. So, sabi niya, let me greet you everyone, a pleasant and heartwarming afternoon. So, para sa akin ito ha, sabi niya, I came here with James, my husband, and of course, my tito, Melvin, and tita Nini. Then we took a flight from Manila yesterday, and sadly, we cannot bring the whole gang with us as they have prior commitment scheduled today. But still, words cannot express how delighted we feel that we are here together. Another year has passed since we last met up like this. I know we are all excited to catch up with one another. Although distance separates this close family, time seems to not pass by a minute. We understand that family gatherings like this is aimed to strengthening ties and bonds, which is very important. We do not want to lose the opportunity to get to know our relatives better and at the same time appreciate where we came from. Dapat pagmamalaki talaga natin yun. Aside from flashback to memories from the past, this occasion also reminds us of the importance or the essence of family. Google will tell you that the essence of family are acceptance. So kung ano man tayo, we have to accept para magiging happy. Belonging, connectedness, unity and diversity, responsibility, at homeness and empowerment. I believe this is the true, this is to be true and accurate. As this family continues to grow, these are the values that have been passed on from our ancestors. It is important that we show and feel every day with our respective families. Only then we could say that this family is built to flourish. And we are glad to say that we continue to prosper. Aside from having our respective families intact, we are also proud to take on various significant roles in our society through our individual jobs or duties. Let us all rejoice together, old family and new family, and praise God for this opportunity He has provided to us so that we could be together on this joyous gathering. So let's keep moving forward, keep making memories our next generation will enjoy and learn from. Again, maayong adlaw sa atin. Yes. Thank you. Thank you.